si Danize Lopez at narito ang mga nagbabagang balita. Sa implementasyon ng single ticketing system sa Metro Manila, itinalakay ng Metropolitan Manila Development Authority sa isang pagpupulong at pagsasanay ang paggamit ng handheld ticketing device. Kasama rin sa pagpupulong ang pagpapakita ng features nito at ang tamang proseso kung saan ito ginagamit. Matatanda ang inilunsad ang bagong sistema para maiwasan ang korupsyon at mas maging mabisa ang traffic management system sa Metro Manila. Pagtaas ng presyo ng galunggong tumaas at tumabot na sa 150 piso kada kilo na kinumpirma ng Association of Fresh Fish Traders of the Philippines. Anila lubos na nakapekto sa pagtaas ng presyong naidulot ng mga nagdaang bagyong Egay at Habagat. Samantala na itala naman ang tingi ang presyo ng galunggong sa mga pamilihan sa Metro Manila na nasa higit 200 piso kada kilo. Unstoppable Philippine Pride Alex Ayala muling umarangkada sa International Tennis Federation semifinals matapos daigin si Jenna DeFalco ng United States of America sa scores na 6-1 at 6-2. Ito ang second straight win ng 18 gulang na tenista sa Women 25 Aldershot sa Great Britain mula noong Miyerkules. Ipinamalas ni Ayala ang perfect 8-of-8 serve nito ng 4 beses dahilan upang hindi makaporma si Del Falco. Samantala muling sasabak ang prominent Filipina tennis player ngayong araw upang makipagtunggali sa pambato ng host country na si Katie Doon. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita at ako si Danize Lopez, tumutok sa mga pinakuling ulat dito sa News Force. Ako si Danize Lopez at narito ang mga nagbabagang balita. Sa pagdagsa ng mga pasahero sa MRT3 na may bilang na 436,388 noong 16 ng Agosto, siniguro ni Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge Georgette Aquino ang kondisyon ng mga tren. Siniguro rin ito na ang bilang ng mga tren ay sapat para maserbisyohan ang dami ng pasahero. Binigyan din ni Aquino ang regular maintenance activities sa mga tren upang matiyak na walang aberya at maging ligtas ang buong biyahe. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi umano pipigilan ng gobyerno ang mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea sa kabila ng ipinapataw na pagbabawal mangisda ng China. Dagdag pa ng ahensyang aksyon na ginagawa ng China ay may tuturing na illegal exercise of state authority kung saan nasasaklaw ang maritime zone ng Pilipinas. Gayunpaman, tinitiyak naman ng bansa na handa umano ang Pilipinas sa mahakbangin kontra sa illegal na pangingisda na mamamataan sa teritorial na karagatan. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Danize Lopez, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force.